Ito na guys yung itsura ng ating pinapagawang warehouse. So ayan na, may trusses na siya. Steel trusses siya. Para sa entrance niya, steel trusses. Tapos doon sa kaliwa, nakikita nyo yan ay opisina at saka the same time ay yung accommodation ng mga empleyado na magiging workers natin dito sa shop na to. So ongoing yung trabaho. Napalitadahan na rin yung loob, temporary. Ayan, kita nyo naman. So siguro in 1 month mabubungan na to mga kalibel, kasi ano na lang din ang isusuport dito ngayon, yung mga pamakuan ng yero. Ayan sa taas. Okay, titingnan natin sa aerial video natin. So, standby lang kayo. Okay mga kalibel, nandito na tayo sa taas. Makikita natin yung top view. Ayan yung top view. Ang ganda ng trusses nya. Dito lang sa baba yan yung symbol. May palitada na rin yung pader nila sa labas. Saka dito sa banda rito sa gilid sa pader. Natalsikan nga yung sasakyan ko doon. Ayan yung sasakyan, ng bubong ng sasakyan ko. Ayan, puti na yun. Sa likod ng tangke. Natalsikan nung nagpalitada yung mga labor. Mga mason. Ayan, lalaki ng trusses. Ang ganda. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima, anim. Anim na trusses. So okay naman siya. Ayun no, tapos na yung first ano niya. First floor niya nabuhusan na rin no. Na first floor niya may buhos na rin, may abang na rin na sintada. Ang kalalabasan niya ganito. Ito katabi niya rito sa likod. Ayan yung kalalabasan niyan. So meron pa yan yung parang ganon, yung hagdanan yan, hagdanan. So lalagyan din yan dito doon sa banda doon, lalagyan din yan ng hagdanan para sa third floor saka second floor para doon sa mga accommodation. Nakikita nyo yung ganon. So ganon yung hagdanan na mangyayari dyan, nagagawin din doon sa kabila. Tulad doon. Tapos ito rito magiging ano na yan, siyan. Second floor, third floor, fourth floor. So ang lawak ng loob oh, para sa ating lalamog saka siyapoy. So doon kahit trailer, kasya rin yung trailer papasok, patras kaya paabante para magbaba ng kargamento, kasi katapat lang ng gate doon yung pinto, kaya mataas yung pinto. Ayan o, kita nyo naman may ano dyan, kasya yung container dyan, sukat yan sa isang container, 40 footer na container. Pag atras nya dito sa loob, pasok yan dito, kaya siyang magdiskarga dito, kaya maluwag sya. So pagka magbaba dito, i-arrange na lang yan dyan sa gilid. Mapansin nyo, walang pinto doon. Kasi lahat ito, puro mga items lang ilalagay ito. Palipalita yan. Palipalita. Tapos, yung doon banda, yun yung may pintuan para doon sa mga opisina. Ito sa baba, lahat yan, opisina. Kasama na kitchen, opisina. Tapos sa taas, accommodation. Kusina, accommodation. Kwarto-kwarto yan. Maraming kwarto. So yun o, kita nyo nakasintada na yung nakapalitada na yung pader, pero hindi naman siya ganun katapos pa.
first palitada pa lang, may pangalawa pa yan para kumapit lang. So itong trusses na to, ang ganda ng pagka-fix kilometer ng crane. So wala tayo kanina kaya hindi natin nakita kung paano nila, pero crane yan, may crane yan na ginamit para may patong yung trusses na yan, ng mga I-beam channel, I-beam to. So lalagyan na lang to rito ng pamakuan channel, yung cube na lang ilalagay dyan, tapos i-welding square cube para pamakuan ng yero. So ito talaga ang kalalabasan yan, ganyan na ganyan yan. Aircon sa loob yan, bali double wall yung ano yan, double wall ang dingding, yero lang siya pero double wall, pero ang gitna niyan mayroong styro, may styro po para protection sa init at saka sa lamig. Napakaluwag, di ba? Napakaluwag mga kalibel. Ganda ng pagkakadaling nitong pagkakagawa nito. So itong kinatatayuan natin dito, ayan, sa rooftop nandito lahat ng aircon. Ayan, nakikita nyo. Lahat ng aircon nandito sa taas. Yung mga fan, nandito, yung exhaust, yung motor ng aircon. So nandun yung ventilation lang sa mga kwarto-kwarto. So mahaba yung pinaka hose. Yan yung hose, makikita nyo. Itong kulay itim na to. Ito yung aircon, diyan dumadaan yung freon tsaka yung lamig. So yun naman yung mga breaker natin. Kung gusto mong i-off yan, doon ka, mag-referin ka rito. Ayun ang breaker. So ganun lang mga kalibel. So di ko na matandaan kung saan yun dito sa amin. Ah, ito yung sa amin. Ito. Bago yan eh. Ako dito yung iba, nagsasampay dito pero puro basura yung laman dito. May isa pang kwarto kami rito na available kasi puro basura. Hindi kasi inayos to, walang aircon. So tambakan na lang ng basura yung nangyari dito sa loob. So yan, napapansin nyo, meron doon nag-prepare ng para sa samba nila. Kasi maya maya lang ay mag-aano na yung adhan na tinatawag, yung sala, sisigaw na yung mutawa para magsala, Allahu Akbar. So ayan yung place dito, malapit din tayo sa high voltage, pero mga siguro ang agwat natin yan din mga akala mo malang malapit pero mga 50 kilometers, 50 meters ang layo nyan mula doon sa dulo ng bahay na to, 50 meters pa yan. So dito, puro bubong din. Ayan, puro bubong din dito. Hangin-hangin ngayon dito, guys. Sarap ng hangin. So baba na tayo, guys. Ay, dito pala yung isa ko. Ano? So ito yung pababa. Puro tambak din ito. Pababa dyan. So maya, pababa tayo. Okay, daming basura rito. Hala, dinalinisan ang mga nakatira dito sa third floor. Third floor to eh. Ito may nakatira dyan, pero puro mga ano. How many people you inside? Who? Wasil. Ah, Wasil ah. Very nice, two people, very nice. One room. Very nice. Yeah, this is my room. You prepare one. TikTok, this one. What is it? I will make a photo, your photo. And then? Very well. Give me phone. Yeah, I have video now. What video? Video myself. I like this. Alright! Oh, yeah. Okay. Kausap pa natin yung nandito sa third floor. Ito yung second floor. Walang tao. Ito, puro madudungis story ito. Walang tao doon. So,
Dito na tayo sa baba. Ground floor. Punta natin yung ating kitchen. Kalma, kalma. Baby, kalma. Dito yung ating kitchen at magluluto tayo.